Okay, so maraming salamat po at sumasang-ayon po kayo. So dito naman po ako, Brother Edgar, sa Levitico 11:7. Ang Levitico 11:7 ay sinabi po dito na huwag niyong kainin ang karne ng baboy. Sasang-ayon po ba kayo nito o tutulan niyo po? Okay, magandang hapon po sa inyo lahat at ngayong hapon po tatalakayan po natin yung nangyaring talakayan ni sa pagitan ni Ariel Amores at ni Brother Edgar. Continuation po ito ng mga nakaraang episode po natin. At sa episode na ito po ay yung tungkol naman po doon sa Levitico 11:7. Ano kaya ang kanilang pinag-usapan tungkol sa Levitico 11:7? So, doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please po hit the subscribe button at the notification bell para maging update po kayo sa mga video na ilalabas po sa channel na ito. At huwag nyo rin kalimutan na i-hit po yung subscribe button doon sa YouTube channel ko, Brother Jando Alabado, para maging updated po kayo sa mga ilalabas po po doon. Okay, thank you po sa inyo at simulan na po natin ang episode na ito. Okay, so maraming salamat po at sumasang-ayon po kayo. So dito naman po ako, Brother Edgar, sa Levitico 11:7. Ang Levitico 11:7 ay sinabi po dito na huwag niyong kainin ang karne ng baboy. Sasang-ayon po ba kayo nito o tutulan niyo po? Yes, noona, brother, talagang bawal nila ito. So noona, hindi, dahil ang ating Panginoon hindi pa man naglinis sa baboy sa lahat ng mga mananap na marumi noona sa Old Testament, hindi pa man nilinis. Yun lang sa mindset nila, marumi ito. Pero sa natin ngayon, Kristyanismo na, ang ating Panginoon ay dito sa Colossians 2:16-17, basahin natin yung Hebreanon 3:9. Basahin natin ang Hebreanon 3:9, brother. Huwag kayong patangay sa mga sarisari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Yan. So yan ang Brother Jando. So yan ang sabi ni San Pablo, no? Na hindi na tayo magbabatay sa mga katuruan sa Old Testament, brother, tungkol sa pagkain. Dahil mga sa panahon ni Kristo sa time next. Sige. Ayan, no? So maliwanag po ang tanong. Ang tanong po ni Brother Ariel Amores, kung tinatanggap ba daw natin ang kautusan doon sa Leviticus 17. Ngayon, ano ba ang nakasulat doon sa Leviticus 17? Ang baboy, biyak na ang kuko, ngunit hindi naman mumunguya ng pagkaing mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. So ito yung natukoy ni kapatid na Ariel Amores ng SDA Todo El Mundo na utos na tatanggapin ba daw natin o sasalungatin natin. Doon sa dalawang tanong niya, by categorical, ito ay hindi nararapat sa atin. Unang-una, ang tanong niya, tatanggapin ba daw natin ito? Ang sagot, hindi natin to tatanggapin dahil hindi naman tayo ang inutusan. Kapag sinabi kasi, kapag hindi sa iyo ibinigay, wala kang tatanggapin. Kung ang utos hindi sa iyo ibinigay, wag mong tatanggapin. Ngayon, pag ibinigay sa iyo, tatanggapin mo. Sino bang inutusan ng talatang ito? Kung babasahin po natin dito po sa verse 1, ganito po ang sinasabi. Inutusan ng Panginoon si Moises at si Aaron na sabihin sa mga taga-Israel ang mga sumusunod. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na lumalakad sa lupa na biyak ang kuko at nginunguyang muli ang kinain nito. So maniwanag sa talatang ito na ang inutusan ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises at ni Aaron ay yung mga taga-Israel.
taga-Israel ang inutusan, hindi kasama ang Pilipino. Ngayon, ano ba ang isa sa mga iniutos sa Israel? Yun, huwag kang kumain ng karning baboy. So, sila yung inutusan, hindi po mga Kristiyano. Kaya kung ang tanong, tatanggapin ba natin to? Wala tayong matatanggap dahil di naman sa atin ibinigay. Ngayon, tanong, sasalungatin ba daw natin? Wala rin tayong dapat salungatin kasi hindi naman sa atin ibinigay. Kapag sa'yo ibinigay, pwede kang tumanggi. Diba? Pag binigay sa'yo, binigay ka na 5 pesos, pwede kang tumanggi. Hindi pwedeng tumanggi yung hindi ko binibigyan ng 5 pesos. Halimbawa, bibigyan ko si Ail Amores, tapos ang tatanggi si ano, si Edgar Lauga, sabihin niya na, ay, yoko yan. Eh, bakit? Ikaw ba binigyan ko? Diba ganun nangyayari? No. So, kung hindi ka binigyan, hindi ka pwedeng tumanggi. At kung hindi ka ang binigyan, hindi ka rin pwedeng tumanggap. Oh, so yung tanong ni Ail Amores, yun ay isang pagliligaw. Yun ay paraan upang maligaw ang tao. Kapag kayo na bad shot sa tanong na yun, tinitiyak ko sa inyo, masasabadista kayo. Oh. Pag kayo na bad shot doon sa tanong na yun, kaya doble ingat kayo. Ang tanong na yun ay hindi applicable sa atin dahil una, hindi naman tayo ang binigyan, kaya hindi tayo pwedeng tumanggap at hindi rin tayo ang ano ang sasalungat. Ngayon, ang tanong, what if ginawa mo lang ito, kusa mong ginawa, ayokong kumain kasi yan ang nabasa ko. Tanong, pwede mo bang idama yung ibang tao? Hindi. Bakit? Sa iyo lang. Ikaw yung tumanggap. Para bang do hindi ka inutusan pero ikaw ang gumaganap. Hindi yan utos sa iyo. Ginawa mo yung utos na yan para sa iyo. Para sa iyo. Bakit? Hindi naman para sa iyo yun eh, pero inadapt mo, so ginawa mo siya na isang utos para sa iyo. So ikaw lang. Hindi mo pwedeng sabihin sa iba, mag-iimpyerno kayo. Magkakasala kayo kapag kumain kayo kasi hindi naman sila inutusin, lalo na ang kausap mo Pilipino, hindi sila yung ano, hindi tatanggap sa kanila yung utos na yun dahil hindi naman sila inutusan, so hindi sila tatanggap, hindi sila tatanggi. Pero kung ma-influensyahan mo sila sa iyong magandang salita at sila tumulad sa iyo gaya mo, ginawa nila yung utos sa kanila kahit hindi naman talaga para sa kanila. O yan, yan o, yan ang pinagkaiba, ano? So, bukas, ng umaga, another naman issue, tatalakay naman natin sa karugtong ng episode na ito. So, ito po si Jando Alabado, nasasabi po sa inyo, paalam!